What's up mga lords? Andito na naman ang yung dog trainer na si Majo Huertas, guys. Ang content natin ngayon, guys, sasagutin natin yung tanong ng isa sa ating mga solid subscriber, solid follower natin, guys. Si Lords David Messi, shoutout para sa iyo, lords. Ang tanong niya, how to control dominant dog? Yung dog ko po kasi binubugbog yun sa upang dog. Tapos, pangalawa, how I feed my pack? Ano kung secret niyo sa magagandang katawan at healthy na dogs ninyo? So, sasagutin muna natin yung first question niya, how to control dominant dog? So, napagandang tanong niya kasi minsan nagiging problema natin yung mga dog owner, yung dominanting aso. So, hindi mo na mawawala yung pagiging dominante ng dog. Ang pinakano talaga dyan, makontrol. So, paano mo ba makokontrol ang dominanting aso? Makokontrol mo guys ang dominanting aso pag ikaw yung tinatawag na pack leader. Kasi may positioning yan eh. Kung dominante yan, alpha dog yan, dapat mas ahead ka sa kanya. Ikaw yung tinatawag na ano, may positioning. Ikaw yung tinatawag na pack leader, sumusunod lang siya sa'yo. So, paano mo magiging ngayon yung leadership? Magiging mo yung leadership guys sa dogs, pag binibigay mo lagi instinctual needs nila. Tandaan nyo lagi yung exercise, discipline, huling-huli lagi yung affection. Sunod dapat yun. Exercise, discipline, huling-huli affection. Minsan kasi nangyayari sa ating mga dog owner, kaya di natin nakokontrol yung dog natin. Kasi puro affection. So wala na yung ano, nawala na exercise tsaka discipline. So dapat kasi sunod-sunod, hindi wala kang makakaligtaan dun. Dapat exercise, discipline, huling-huli lagi affection dun. Pag lagi mo nagagawa yun guys, magigain mo yung ano, yung leadership sa dogs mo. Tapos yung pangalawang tanong niya kasi, binubugbog daw yung isang dog niya. So sa pack of dog guys, hindi naman mawawala yung dominance eh. Hindi mawawala yung bugbugan. Parang ito, si Bugs, napaka-dominante to guys ha. Lagi niya kaaway ito, to si Syra. Yun, kita mo yung dito, digitan nyo guys dito. Yung mukha niya, may bangas pa, may ano pa, yung husky, sinakman ni Bugs yan. Ito, may mga bangas din si Bugs. Yan. Tapos yun. O, di ba? May sugat din. So ngayon guys, hindi mawawala sa pack of dogs yung dog fight. Lalo na pag ano, hindi kayo naka-supervise. Kaya hindi mawawala yung dominance niya. Ang pinaka-importante talaga dyan guys, hindi mo mapapaganito yan. Hindi mo mapagsasama yung asong nag-away ulit, kundi kanyang leader. Ang nangyayari kasi sa atin, pag nagbugbugan yung dog natin, hinihiwalay lang. Pag liyagay sa kabilang kulungan, isa doon. So pag nagkita, mag-aaway na naman ulit. So pag ang aso nyo guys nag-dog fight, may binugbog yung aso mo, kung sino yung mali, yun dapat ang papagalitan nyo. Paano nga ba pagalitan yung aso? Yung pinipin down, yung na may vlog ako na about yun eh, pinagalita ko si Bugs kasi binugbog niya yung isang bully ng kapatid ko. Papagalitin down mo ganun guys, kung sinong mali. Malalaman mong mali kung sino yan eh. Baka kasi hindi natin na mamalayan, kala nyo kung sinong nangagat lagi. Sinong una kumagat, yun na yung mali guys. Pag aso karamihan ng dominanting aso guys, hindi nagbibigay ng space. For example, kunyari siya, nakaigalang kunyari ito si Saldari Husky, tapos nilapitan ng isang dog. Tapos ang nangyari, kinagat naman nito nung husky ko. So ang mali doon, yung lumapit guys, kasi hindi basta-basta nagbibigay ng space yung aso. Tinatawag na intimate space, privacy nila yun eh. Hindi sila basta-basta nagbibigay, lalo na pag dominante, kakagating, mangangagat talaga yun. Kaya napaka-importante ng para rin ma-gain yung leadership guys. Huwag nyo lagi rin ibigay yung space nyo, yung privacy nyo. For example, yung ganito. So ito okay lang kasi nakaset na akong leader sa mga dogs yun. Kunyari din nyo naman tinatawag lumapit, tapos sumingit, dumiktik agad sa inyo. Ilayo nyo yung push nyo. Palapitin nyo lang yung dog nyo sa inyo pag may approval nyo. Yung second question ng ating lords, David Messi, how I feed my pack? Ano pong secret niyo sa magagandang katawan at healthy na dogs ninyo? How I feed my pack? So mapapakain mo ng siguro marami kang dog, lords. Mapapakain mo ng sabay-sabay ang lords kung leader ka. Ganun lang din yung parang sa number one, yung game number one question mo.
i-game mo muna yung leadership. Sabay, pag alam mong leader ka na, sa dogs mo, isasaway mo lang sumusunod na sila. Yun, pwede mo na-challenge sila pag sabay-sabay yung kumain. Pangalawa, ano pong secret ninyo sa magagandang katawan at healthy the dogs ninyo? So, wala naman kami sikreto, guys. Yung usual na routine lang namin, walk, pagkataam. Ang routine kasi namin, guys, sa umaga, walk muna kami for 1 hour. Tapos, pagdating, pahinga ng 30 minutes. Tapos, pakain. Pakain ng ano, pakain lang. Tapos, vitamins. Yun lang naman, wala naman kami sikreto kung bakit ganito yung mga katawan nila. Siguro nabibigay lang talaga namin yung nutritional needs ng dog. Napapaibigay bigay nyo lang yung ano, yung mata. Kasi ang dogs, mas kailangan nyo mataas yung protein, guys, eh. Doon sila kumuha ng energy task para mas maging maganda yung katawan nila. Pero kung may budget naman kayo, pwede kayo, guys, ano, yung mas gumaganda kasi ang dogs pag nag-raw feeding, guys, eh. Raw feed, so carnivores naman talaga ang dog. So kung kaya nyo naman, kung may budget kayo, pwede naman kayo mag-raw feeding. So yung katawan naman, may mga aso naman ako dito na kahit anong pakain ko dito. Katulad na isa kong Belgian, si Sakura, lahat na ng dog food, lahat ng vitamins na bigay ko naman sa kanya, pero di pa rin siya gumaganda, kaya tumatawa. So pag ganun, guys, may ganun kayong dog, ano na yun, genetics na yun. Ibig sabihin naman niya na yung ganun build ng katawan. Siguro, taano sila pag pinakapon, kasi pag ang aso pinakapon, biglang tumataba yan eh. Okay, pinaste, biglang tumatawa, lalo na pag bihira lang ma-walk. So, yun lang naman, Lods. Wala kami sikreto sa ano ng katawan ng aso namin, kung bakit ganito yung katawan. So, may payat din naman kaming dog. Ibig sabihin, ginsan nila yun. So, yung katawan ng dogs, depende sa diet, sa genes, sa binibigay mong nutrition sa kanila. Lang, Lods, David Messi, maraming salamat sa question mo. Siyempre, guys, bago matapos ang ating simpleng video, pangit man ako mag-edit pero walang sawang pinagtsatsagaan yung panoorin, guys. Gusto ko lang ulit mag-shoutout, medyo matagal-tagal ako din na pag-shoutout, guys. Dahil sa mga training, so busy, medyo busy pa, guys. So, siyempre ngayon, sa-shoutout ko kayo. Shoutout nga pala kay Jocelyn Miranda, Leanne Kapunpon, Jenny Timaan Helmo, Poor Baby Snowy and Snowpee, Rachel Mendoza, Kyle Jordan and Justin Valenzuela, Poor Baby Uno and Seven, Mary Ann Calubag, Nita Diaz, kay Ma'am Aisel Jonila, at kay Ma'am Irish K. Guys, maraming salamat sa walang sawang pag-support sa aking munting YouTube channel. Sana may onti kayong natututunan sa aking mga video sa pangit man ang edit. Sana may natututunan kayo, lalo na sa behavior ng dog show, guys. Maraming salamat ulit, guys, sa walang sawang pagsuporta at pagmamahal. Thank you.